Muli, nandito na naman po ako para mag-share ng bagong idea para ito sa mga mahilig gumawa ng mga ganitong project. Mga nagsisimula ng mga ganitong project. Itong video na ito ay isang modification ng dishwashing machine. Bali, ang client ko kasi medyo nahirapan ng humanap ng spare parts para dito. Bali, may problema ang kanyang circuit board. Ngayon, wala ng piyesa. Ilang mga technician na rin ang nagsubok na gumawa nito. Wala na rin silang magawa. Bali, nung time na chinek ko na siya, ganun na nga rin ang aking nakita. Wala rin akong nakitang spare parts na circuit board. Bali, sinadjust ko ngayon kay client na i-modify na lang itong kanyang dishwashing. Tulad din ng mga ginagawa ko sa iba kong mga project. Bali, ang title nga pala nitong video na ito is modification ng control circuit of dishwashing. Bali, automatic ito. Meron siyang driver ng circuit board para sa mga sensor, para sa thermostat, para sa mga motor. Bali, ang gagawin natin dito is i-modify ko siya bilang automatic pa din, pero hindi na tayo gagamit ng circuit board. Puro contactors ang ating gagamitin. Medyo may kahirapan ang aking gagawin kasi hindi lang siya basta start-stop na control. Gagawin pa natin siya ng control para sa sensor. Kasi yung dishwashing, automatic siya. Pag sinara mo lang siya, magkakaroon siya ng on, power on. Pag sinara mo siya, mag-on ng tubig. Ayun ang function niya, unang trabaho niya, mag-on ng tubig. After mag-on ng tubig, mapupuno na yung tangke ng dishwashing. Tapos, pagkatapos mapuno ng dishwashing, i-start naman ang pump para magtrabaho na. Tapos meron siyang thermostat, yung thermostat para sa boiler. Para if ma-reach na ang temperature, for example 70 degrees Celsius, pag na-reach na yun, i-cut na yun para sa safety ng unit. Lahat ng mga dishwashing ng mga tulad nito, pang industrial na siya. Bali nga pala itong dishwashing ito is sa restaurant. Isang medyo kilala na ng restaurant. Kaya yung mga appliances, mga equipment na dito is for industrial na, pang matagalan. Bali, ulitin ko lang, lahat ng dishwashing na kahit nga maliliit may mga automatic sensor, lalo na itong malaki. Bali, meron siyang itong dishwashing nito ay may tatlong sensor, isang thermostat, tapos
ang dinadrive ng dalawang sensor, yung isa is sensor para sa tubig. Parang overflow. If mataas na yung tubig niya, papatay niya na yon. Papatay niya na yung boiler, yung pump ng boiler para hindi na magbigay ng tubig sa water tank. Yung isang sensor naman, sa ilalim na part siya, signal yon if wala nang tubig. Bali, isisignal niya si pump para magbigay sa kanya ng tubig. Bali, yung dalawang sensor na nabanggit ko is taas baba. Sa taas, pag wala na, pag mataas na yung tubig. Sa baba, pag wala ng tubig, need na mag refill. Tapos ang thermostat naman nito is para makuha yung temperature ng boiler, kasi medyo delikado siya kapag walang thermostat. Tuloy-tuloy lang gagana ang heater para sa boiler, pwede siyang masira. Ayun yung trabaho ng thermostat. Ang pagkakalam ko dyan is 55 to 70 ang temperature niyan ng boiler. Tapos yung may isa pa siyang magnetic switch. Ang trabaho naman ng magnetic switch, kapag sinara mo ang pintuan at pag binukas mo ang pintuan. Bali, kapag sinara mo ang pintuan, nagbubukas ngayon ang tubig. Tapos tuloy-tuloy na siyang gagana. After magbukas ng tubig, mamatay ng tubig, andun magtatrabaho yung dalawang sensor. Magre-refill ng tubig doon sa unang sensor. Pangalawang sensor is magpapatay ng tubig. Tapos yun, yung thermostat, yung trabaho is for boiler. Bali, ang gagawin ko dito, lahat ng sensor at thermostat at switch, lalagyan ko ng control. Bali, idadrive niya yung mga contactor. Meron siyang mga NCNO. Bali, isusunod na video na yan after nitong video na to. Para naman ma-subaybayan nyo itong video na to sa lahat ng mga technician, mga nagsisimulang mag-technician, pwede nyo namang i-click yung subscribe button dyan para ma-modify kayo sa video na kasunod nito. Ang kasunod na video nito is kung paano mag-install ng mga breaker, mga contactors, kung paano ko gagawin yung control. Tapos para makatulong na rin po, ipa-click na rin po ng bell button. Paki-click sa all. Tapos like and share na rin po natin kung medyo nakatulong sa inyo. Ulitin ko po para ma-modify kayo sa susunod na video nito. Don't forget po to subscribe and click the bell button. Okay. Ang ginawa ko ngayon dito is binaklas ko lahat ng wiring, kasi kailangan kong i-pull out ang control box dahil dyan ako maglalagay ng control. Napaka-exciting ng trabaho na to.
Bali, papalitan ko kasi siya from electronics to electromechanical. Marami na rin akong nagawang ganito kasi dahil sa wala na silang makitang pyesa yung mga supplier nila, wala nang maibigay na pyesa. Ang itong ginagawa ko, worth it naman kasi yung mga client ko is 1 year na mahigit. Ngayon merong magto 2 years na hindi pa naman nagre-reklamo. Bali, meron lang ako sa kanilang warranty na yung iba 6 months. Chine-check up ko yon after ko magawa, ma-turn over yung project. Nag-check up, nagpe-pre-inspection ako ng every month para ma-check ko yung mga control na ikinabit kung okay pa ba. Tapos after ng warranty period, nag-o-offer kami ng preventive maintenance not only for this equipment, not only for this dishwashing. Lahat ng equipment kaya namin i-maintain, kahit anong klase pang equipment dyan. Bali, tested na tayo dyan, hindi naman sa nagyayabang tayo. Marami na rin ako kasing naging experience sa ganito na wala namang naging problema. Kahit mga burner, mga high class na burner, low and high pressure na burner, mga industrial kitchen equipment, lahat po yan kaya natin gawin. Guys, bali malapit nang mag-end itong video na ito. Huwag niyo po kalimutan sana ulit na mag-subscribe para sa susunod na video makarating sa inyo yung video at mabigyan kayo ng bagong idea kung paano ko tatrabahuin yung control na yon. Salamat sa suporta. If ever po may question kayo about sa aking mga ginagawa, pwede naman kayong mag-comment dyan sa box or i-PM nyo ako sa Facebook. Ilalagay ko na lang sa description kung saan nyo ako makokontak. Sa mga client naman na gustong magpa-check up ng kanilang mga equipment, ganun din, PM nyo lang po ako sa Facebook para magka-paliwanagan po tayo ng mabuti at ma-check up ang inyong mga equipment. Salamat po ulit sa mga nanonood ngayon dyan, sa mga nag-subscribe ngayon. Ayan na po. Ayan yung yung sprayer ng dishwashing machine. Ayan yung may malaki at may maliit siya. Yung malaki niyan para sa malaking sprayer, ay maliit para sa maliit. Bali, dalawang pipe, dalawang motor. Isang malaking, ayan. Ayan yung maliit na motor. Tapos yung katabi niya is malaking motor para doon yan sa taas na sprayer. Malaki at maliit. Ayan. Thank you guys. Don't forget to subscribe, like and share, and click the bell button. Bye.